Classic na kanta. Paglisan. At sa iyong paglisan. Diba? Welcome back to Break It Down. At isa na namang malupit na battle ang ating hihimayin ngayon. Pero bago natin gawin yan, nais ko muna magpasalamat sa mga sponsors natin. High Minds para sa malulupit kong shirts. Whip caps para sa mga malulupit kong helmet. At syempre, shoutouts kay Enigma para sa permission sa pagpapagamit ng footages ng mga battles sa Fliptop para dito sa Break It Down. Panoorin nyo rin yung show niya, Rap Battle Review Show, Enigma Machine, kung saan re-review niya yung mga underrated na battles. Nakakatuwa din yun. Supportahan nyo yun. At yung mga susunod na episodes natin, magre-review rin tayo ng mga sunugan battles. Supportahan nyo yung mga vlogs ng mga kapatid natin na rappers dyan. Kay Mike Swift, Flick G, Team Pinsan, kaila Poison 13 at Lip Cram, M-Zite, Aklas at Zaito at marami pang iba. Supportahan lang tayo, hilahan pataas. So ang papanoorin natin na battle ngayon ay isa sa most requested. Lagi ko nababasa to sa comment box. Wala pa akong napapanood na laban mula sa dalawang to. Itong laban na to ay mula sa Ahon 10, Zend Luke versus GL, parehas rookies. Sa pagkakaalam ko, sila yung nag-champion sa tryouts, sa nakaraang tryouts sa 1 minutes ni Enigma. So, simulan na natin. Parehong mga kampiyon ng Process of Illumination 6, nanalo ko ito si... Hindi pala sa 1 minute, sa Process of Illumination sila nag-kampiyon. Si Zend Luke, natandaan ko parang na-reference to ni Krega, taga CDO din. Tapos si GL naman, taga Leyte, Waray. So yan, simulan na natin. Zend Luke, pinili niya mauna. Tig-dalawang minuto dapat. Pahingan natin, unang banat, Ahon 10, Zend Luke. Check, check, check! Ngayon lang ako magiging mahinahon. Mas malakas ang palakpak. Isang batang gamo-gamo na nakipaglandian sa sumasayaw na pulang bulaklak. Nung laban niya sa Cebu, sa halimaw pa ang sarili inihambing, eh pag nagrarap ka, mukha kang naulanan na sipuni na kambing. Nakasalamin, tas nakatali yung buhok. Para kang desperado na maestro na bayot. Hindi ka nakakasinda! Sa 150 mo lang ako matatakot! Ikay dilaw, na bata, punasan mo muna ang iyong laway. Mukha kang bunsong kapatid na binubugbog ng panganay. Pangit ang iyong boses. Tanda na talunan. Sa tuwing sumisigaw ka sa battle, para kang batang inagawa ng laruan. Pagkatapos ko kay Dosage, ako'y kontento na. Mapayapa na talaga. Nilaban lang naman ako sa'yo para matutong magpakakumbaba. Paglalaro mo sa salita ay di maintindihan. Masyadong makabago, masyadong komplikado, pero walang pinupunto. Tuturuan kita, pero kailangan mong magbayad. Pag sa'kin ka nakipagkamayan, magbabago guhit ng iyong palad. Ang aking utak ay parang mundo, magulo, at ang ikot ay tagilid. Ako ang singaw na baba. Okay. Napapansin ko dito kay Zend Luke, medyo malalim siya bumanat. Gumagamit siya ng malalalim na salita. So, sabi niya, pag nakipagkamay ka sa akin, mababago yung guhit ng iyong palad. Magandang linya yon, parang mababago yung kapalaran mo. Magbabago guhit ng iyong palad. Ang aking utak ay parang mundo, magulo, at ang ikot ay tagilid. Ako ang singaw na mabaho mula sa butas ng iyong pagkatao. Sa akin ka makinig, matataba ang mga tinik. Anong nasa loob nito dumadaloy? Kamandagnag mula pa sa ugat-ugat ng mga isinumpang punong kahoy. Sa lawak at kasukalan, di mo na alam kung ano ang ilusyon. Ang nakikita mo sa labas ay refleksyon ng nasa loob na emosyon. Ang galing niya gumamit ng imagery. Marunong siya gumamit ng mga figures of speech. Kung ano yung nasa loob, sinasalamin ng panlabas mong emosyon. Poetic yung style ng pagra-rap niya. Parang nababagay siya sa
spoken word. Parang yung mga ganong style na reminiscent of sa pagsusulat, parang yung ibang mga lyrics ni Ron Henley, ganun siya magsulat. At parang naririnig ko rin sa kanya yung style ni MR Industria, na parang makabagong approach. Ulitin natin ng konti. Mga isinumpang punong kahoy sa lawak at kasukalan, di mo na alam kung ano ang ilusyon. Ang nakikita mo sa labas ay refleksyon ng nasa loob na emosyon. May nakita kang kawal na may hawak na sibat at ikaw ang kanyang tatarakan. Subalit puno lamang yun at baging sinabayan ng anino ng iyong nakaraan. Ang solido kongkreto mong masasandalan ay nagtutulog-tulugan. Ang mga tunay na sagot ay nakatago sa aking kaloob-looban. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata. Huwag maniwala sa mga tunog na dulot lamang ay takot at kaba. Kilalanin mo ang iyong sarili sa likod ng kumpul-kumpul na mga tinig. Ang tunay na ako ay di kayang ipaliwanag ng pag-iisip. Kung gusto mo akong sundan, ang paunang susi mo ay ang kabuti. Nasa kabilang daan ng pagsisisi, dito tagumpay ang nasa huli. Huwag didiktahan at huwag mo akong husgahan. Nakita ko ang mundo sa sarili kong paraan. Ang iyong mata ay bubuksan ng tumikom ang iyong bibig. Ika'y sanggol. Bago ka matutong magsalita, matuto ka munang makinig. At ika'y matatagpuan muli pagkatapos ng iyong paglisan. Kung ang lahat ay may katapusan, ang iyong paglalakbay ay makakarating din sa paroroonan. Parang quote sa kanta yun ah, na classic na kanta. Paglisan. At sa iyong paglisan. Diba? Parang dun galing yun ah. So, yun yung first round ni Zend Luke. Pansin ko sa style niya, yun nga, medyo malalim, hindi siya katulad nung typical na battle rap, na yung format ng battle rap na punchline driven at may comedy. Tinry niyang mag-comedy sa simula, napansin ko yun, pero medyo siguro hindi yun yung forte niya. At yun, medyo parang pinapakita na niya yung tunay na style niya nung papunta na sa gitna at sa dulo ng rounds niya. Tingnan natin kung paano sagutin to ni GL. Yo! Order in the court! Your Honor, mga jury, sa mga nag-aabang sa match-up, gusto kong humingi ng dispensa, pasensya, sapagkat babaliin ko yung tema. Dito battle o gera, bagkos ito ay paglilitis sa isang peking propeta. Ang nasasakdal si Lucas, galing Cagayan de Oro, yung bagong big fish daw, na magmamana daw sa trono. Halimaw sa dagat, oo, pero tinangay ka na ng alon, kaya't simpleng patay na tong isda sa 6 na minuto niyang pag-ahon game! Yeah! Kasi pasok ka daw sa bagong starting 5 ng Mindanao. Ikaw daw greatest sa yung batch, malapuko na ng Rionan. Ikaw daw latest sa yung class, ibang klase yung tinta. Kaya sa pen game ay congrats, ikaw na bagong ink ni Arik, kasi faded na yung tats. Oh, substitute ng Maven, yan ay dapat. Bagong ink ni Arik, kasi faded na yung tats, si Tats Maven. So parang sinasabi niya na siya yung bagong pambato. Or baka, hindi ko alam kung uprising si Zend Luke, or baka magiging uprising. Ulitin natin ng konti. Okay din yung intro ni GL na yun, oh. Tuloy natin. O nga pala, naka-YouTube Premium na tayo para walang ads na manggulo. So, para sa inyo yan. Kaya sa pen game ay congrats! Ikaw na bagong ink ni Arik, kasi faded na yung tats! Oh, substitute ng Maven, yan ay dapat alam mo. Sixth threat, hindi. Sixth man, yan ang bag mo. Oo, reserva ka lang, boy, kaya't sak. Sana'y iyong napagtanto na literal pala na binuwat niyo bangko. Pero sabi nila, ikaw naman daw yung malalim na Lakas dun, sixth man. Tapos winner play niya dun sa binuhat yung bangko. Na parang, yun nga, pagbubuhat ng bangko. Tsaka yung bangko na bench player, kasi yun yung sixth man. Tapos nailaro niya din doon sa sixth threat. Hindi ikaw si sixth threat, ikaw yung sixth man. Magaling din tong GL. Tignan natin. Oh, substitute ng Maven, yan ay dapat alam mo.
Six threat, hindi. Six man. Yan ang bag mo. Oo, reserva ka lang, boy. Kaya sak, sana'y iyong napagtanto na literal pala na binuhat niyo bangko. Pero sabi nila, ikaw naman daw yung malalim na madaling makuha. Malalim na madaling makuha. Meaning, eksistensya mo'y basag yung hubog. Para bang salvavida na nalunod. Fire extinguisher na nasunog. O kaya naman ay parang aklas na natulog. Get. Okay, so bini-breakdown niya na yung style ni Zen Luke na malalim. At ang ganda nung pagka breakdown niya kasi ginamitan niya ng irony. Yun nga, yung fire extinguisher na nasunog. Aklas na natulog. So pinapakita niya na kaya niya rin gumamit ng figures of speech. Magandang style clash to. First time ko silang napanood, so hindi ko talaga alam kung ano yung style nila, pero base sa mga bara nila ngayon, tingin ko si Zen Luke talagang malalalim yung mga banat. At si GL, parang kaya niya rin gawin yun, pero parang nahahaluan niya ng comedy, which is good, kasi nga, tulad nung battle ni Krega, nung huling upload natin, battle ni Krega tsaka ni Mot, marami tayong nahimay na references kay Krega at pero hindi ibig sabihin nun para sa akin sa standards ko, hindi ibig sabihin nun na mas mataas yung puntos nun dahil lang nandito tayo sa break it down kaya natin hinihimay yung references para sa mga nanonood, pero para sa akin lang ang batayan ko talaga ay pagiging well-rounded kung paano mo mababalanse yung pagiging technical at yung performance mo, kasama na doon yung entertainment, delivery, dahil kung malalim ka nga, technical ka, pero yung tulog yung mga tao, hindi mo makuha yung attention ng judges, parang mahirap din siyang i-analyze. So, maganda talaga na mabalanse mo siya. Ayun, tuloy natin. Ikaw naman daw yung malalim na madaling makuha. Malalim na madaling makuha. Meaning, eksistensya mo'y basag yung hubog. Para bang salvavida na nalunod. Fire extinguisher na nasunog. O kaya naman ay parang aklas na natulog. Gets? Oh, ikay matalino pero palpak yung punto. Para kang abogadong sumangguni kay Tulfo. Pero seryoso, malalim na madaling makuha. Wow! Ibig sabihin lang, yung style mo watered down. Keja, Kiyal, Ilaya, mga may pinaglalaban, kayang isakripisyo yung aliw habang ikaw. Ikaw yung pinaka-normal sa mga pinaka-baliw. Kasi sa... Galing. Galing nun, no? Keja, Kiyal, Ilaya. Oo nga, parang ganito rin yung style nila. Tapos parang sinabi niya na siya yung pinaka-mababaw sa mga ganong style. So parang ikaw yung pinaka-normal sa pinaka-baliw. Ang galing nung pagka-word niya dun, no? Medyo slept on yung line na yun. Tuloy natin. Keja, Kiyal, Ilaya, mga may pinaglalaban, kayang isakripisyo yung aliw habang ikaw. Ikaw yung pinaka-normal sa mga pinaka-baliw. Kasi sabi niya, ako'y Mesiyas. Ako'y reincarnasyon. Ako'y kalahating Diyos. Tinataas mo lang sarili mo hanggang magkalat sa rurok. Kung si Emer yung industriya, ikaw naman yung usok. Kasing lawak ko yung wala. Ayun, kakasabi ko lang kanina, parang nare-remind ako ng style ni Zen Luke kay Emer Industriya. At yun, hindi lang si Kiel, si Keja at si Ilaya yung ginamit niya dito. Naihambing niya rin kay Emer Industriya. Ang ganda ng pagkahambing niya. Na parang sinabi niya, pinapataas mo yung sarili mo hanggang maabot sa ruro. Kung si Emer yung industriya, ikaw naman yung usok. Ang galing nung kasi pag naririnig mo yung word na industriya, yung industrial, di ba? Parang naiisip mo mga factory. So, pollution. So, kumbaga, siya yung masamang part ng industriya, yung pollution na nagagawa, yung usok. Ang galing. Magaling sumulat yung GL, no? Magaling din si Zen Luke, pero ang galing niya na parang na-contra niya agad yung ganong style ni Zen Luke. Na-call out niya agad, na-breakdown niya agad. Tuloy natin.
mulang sarili mo hanggang magkalat sa rurok. Kung si Emer yung industriya, ikaw naman yung usok. Kasing lawak ko yung wala, kasing edad ko yung kalawakan. Puro sarili inuuna sa bawat bersong sinusuka. Pinagmamasdan imahe niya sa ilog. Ganun ka narcissist si Lucas. Ang kaso, polluted na yung agos. Kaya't hindi mo ito makuha. Inakala mong refleksyon mo dun sa tubig. Yun pala basura! Narcissist to si Lucas. So sinasabi niya na narcissist si Zendlook kasi puro ako. Puro ganun yung paghahambing niya. Mga hindi nakakalam na narcissist, yun yung parang puro sarili iniisip, o kumbaga kung sa mythology si Narcissus, yun yung parang na-in love sa sarili niyang reflection. Tapos ang galing nung pagtuloy niya na sinabi niya, akala mo sarili mo yung nakikita mong reflection, yun pala basura. Sobrang high quality yung pagkasulat nitong mga bara na to. Ang galing. Tuloy natin. Ang kaso, polluted na yung agos. Kaya't hindi mo ito makuha. Inakala mong refleksyon mo dun sa tubig. Yun pala basura! Tapos, puro pa nag... So, dito pa lang sa point na to, malalaman mo na matalino pareho tong dalawang to, no? Magkaiba ng approach. Pero pareho silang kumbaga hindi lang sa battle rap sila aral, pati sa literatura. Nakikita nyo naman sa mga ginagamit nila na techniques, mga figures of speech at mga references. Kumbaga pang matalinong battle to. Tuloy natin. Nirewind ko lang ng konti. Nagmamasdan imahe niya sa ilog. Ganun ka narcissist si Lucas. Ang kaso, polluted na yung agos. Kaya't hindi mo ito makuha. Inakala mong refleksyon mo dun sa tubig. Yun pala basura! Tapos, puro panaginip. Panaginip pa yung sigaw at imahinasyon. Kung ang presensya ay lumalamon, gutom yan sa atensyon. Kahit malakas kang mag-project, kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Kaya't ano? Direkta. Woo! Walang pakito kung mag-get sila ng tao o hindi. Basta high quality yung binabanat nila. Sabi niya, walang pake kung wala daw siyang pake kung hindi makuha ng mga tao yung aral kasi walang silbi yung panggigising kung yung projection mo astral. So yung reference niya dito, astral projection, kung saan para siyang ano ba yung astral projection, para siyang out of body experience na ginagawa ng ibang mga nag-explore ng mind nila para palawakin pa yung consciousness o kamalayan. So astral projection, gagawin mo yun parang nasa semi sleeping state yung utak mo para siyang meditation eh, pero alam mo yun, hihiwala yung kaluluwa mo sa malalim siya, napakalalim na reference, astral projection. Lagi namin pinag-uusapan ni Ron Henley to dati. Grabe, ngayon ginagamit na siya sa mga battles at hindi nakakaumay yung pagkagamit sa kanya, no? Parang, kumbaga, kung halimbawa hindi mo alam to, baka lumipad lang sa ulo mo, pero kung halimbawa nadaanan mo na dati, magugulat ka rin. Ulitin natin ng konti para mas ma-appreciate natin yung linya na yun. Kahit malakas kang mag-project, kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Kahit malakas kang mag-project, so pati sa setup, no, solid, na itawid niya hanggang doon sa punchline na projection mo ay astral. Tuloy natin, ha. Gutom yan sa atensyon. Kahit malakas kang mag-project, kung walang leksyon o aral, di mo rin magigising mga tao kung projection mo ay astral. Kaya't ano? Direkta sa dibdib, walang barang bitin, ganyan magbiin. At para sa jury, mabuti kong inyong papansinin, bilangin nyo kung ilang ako, yung kanyang babanggitin.
At para patunayang siya'y makasalanan, ito ang aking ebidensya. Ngayon tinatawag ko yung nasasakdal para sa kanyang depensa. Ang galing nung opener at closer niya, parang nasa husgado. In-open niya ng parang ganun, tinapos niya rin. Tapos yung sa gitna, punong-puno, busog yung laman. So, para sa akin, round 1 GL yun. Dahil pinakita niya na kaya niyang maging malalim. Kumbaga, si Zendlook, medyo malalim na nga yung sinabi niya nung round 1 na nakikipagsayaw sa pulang bulaklak, mga ganun. So, parang pinakita ni GL na ganito yung tamang pagpapakita ng lalim na nagigets pa rin ng mga tao na hindi lang puro project. Galing. So, 1-0 GL. Round 2. Lumusot sa butas ng karayom sa damuhan. Ang lagusan ay nakatago, mahirap matagpuan. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paruroonan. At sa... Okay, inulit na naman yan. Pero yung opening niya, lumusot sa butas ng karayom sa may damuhan. Ang butas, mahirap matagpuan. Siyempre, dinoble na niya, no? Mahirap na nga hanapin yung butas ng karayom nandun pa sa damuhan. So parang yung idiom na needle in a haystack, tsaka yung eye of the needle, pinaghalo niya sa isang linya. Tapos inulit niya ulit. Tuloy natin, tingnan natin kung saan papunta tong punchline na yan. Sa damuhan, ang lagusan ay nakatago, mahirap matagpuan. Kung ang lahat ay may katapusan, itong paglalakbay ay makakarating din sa paruroonan. At sa iyong paglisan, ang tanging pabaon ko ay ang pangalawa mong kamatayan. Kumakalam aking sikmura sa amoy ng alimuom. Ang iyong magiging tulay sa kabilang buhay, aking pantawid gutom. Kumakalam ang sikmura sa amoy ng alimuom. Alimuom yun yung amoy pag kakaulan, ano ba, mainit, tapos biglang umulan yung mabahong singaw ng lupa. Yun yung alimuom. Sabi niya, ang tulay at ano ba yung kasunod nun? Ulitin natin. Lawa mong kamatayan! Kumakalam aking sikmura sa amoy ng alimuom. Ang iyong magiging tulay sa kabilang buhay, aking pantawid gutom! Tulay sa kabilang buhay ay magiging pantawid gutom. So, galing talaga gumamit ng figures of speech na to. Tulay sa kabilang buhay. Kinuha niya yung quality ng tulay, tapos ginamit niya sa isang salita, ibang salita, pantawid gutom, dahil nga tumatawid ka sa tulay. So napapansin ko dito kay Zendlook, no, magaling siyang magsulat, yun nga, spoken word style, poetic, pero nakikita ko parang magiging disadvantage siya pag ito lagi yung ginamit niya. Kumbaga magaling, matalino, pero dito sa battle rap format, lalo na maraming mga komedyante dito, mga mahilig mag-jokes, madali siyang i-mock o kaya madaling tarantaduhin yung style niya pag halimbawa nakatapat niya si, sabihin na natin, si Shernan o si Zaito o kaya sila Sinyo, sila kahit yung mga sila Apex, pwedeng pagtripan yung style niya. Pero ang galing, no? Lalo na pag ginawa niya to sa kanta. Siguro mas ma-appreciate kasi sa kanta, pwede mo yun ma-rewind. Yun yung pinagkaiba kasi sa battle. Lalo na pag, syempre yung judging on the spot, hindi mo naman magigets lahat. Lalo na pag yung kalaban mo, nagpa-punchline, syempre yun din yung i-expect sa'yo ng tao, ng judges. Tapos pag hindi mo nagawa yun, parang medyo walang dating. Pero magaling magsulat, ah, magaling. Ko ay ang pangalawa mong kamatayan. Kumakalam aking sikmura sa amoy ng alimuom. Ang iyong magiging tulay sa kabilang buhay, aking pantawid gutom. Sabi mo takot sa iyo mga nasa Visayas? Nakakatakot ka. Ang cute. Resulta, talo ka sa una mong laban. Ika'y mayabang,
ako'y lutang sa ere di alanganin at madali lang para sa akin tapakan yung ulo mong mahangin. Base sa yung mga base sa yung ipinakita, sumatutali kay mahina. Bunga ng puro bula mong salita kaya nagiging madulas ang iyong dila. Madaling tapakan ang ulo mong mahangin. Galing no? Hindi naman natatapakan yung hangin pero nagamit niya yun poetically. Tapos sinasabi niya na mabubula mong salita. Parang kaya madulas ang yung dila. Di ba pag naglalaro ka ng bubbles, tapos pumutok siya. Yung pinaglaruan niya ng, paglalaro kami ng anak ko ng bubbles, madulas yung sahig pagkatapos. Ang galing. Pure poetry to si Zendlook, no? So ito pala yung binabanggit ni Krega na eksperimento niya. Lumong mahangin base sa yung mga base sa yung ipinakita, sumatutali kay mahina. Bunga ng puro bula mong salita kaya nagiging madulas ang iyong dila. Ngayon dito ay makinig ka. Ang mga kagaya mo'y tipikal, sa'yo'y wala nang espesyal. Tingin mo sa sarili mo'y lirikal, porkit natuto ka ng magpaka-teknikal. Ninais mo lang mapabilang, wala kang intensyon, sukatin ang agwat. Ang iyong ginagawa, ginagawa na ng lahat. Sabihin na nating magaling ka sa stilong pinaglumaan na ng iba. Sa madaling salita, ang iyong magiging ambag ay may tuturing lang na tira-tira. Wala kang sariling tatak, wala kang sariling... Ang iyong magiging ambag ay may tuturing lamang na tira-tira. Galing niya humanap ng relationships ng mga words no, at gamitin sa isang bara para maging effective. So yung mensahe niya doon, parang gusto niya sabihin na typical na yung style ni GL at proud siya doon sa estilo niya na medyo left field, medyo unorthodox. Gaya nga sabi ni Aklas, unorthodox. Pero nakakatuwa no na hindi niya kinompromiso yung estilo niya, ginamit niya yung sarili niyang estilo. Although disadvantage talaga to sa rap battles, gaya na sinabi ko kanina. Pero props dito kay Zendlook, magaling siya magsulat. Gusto kong makarinig ng mga kanta niya. Naku-curious ako kung paano siya umatake sa kanta. Rewind natin. Na nating magaling ka sa stilong pinaglumaan na ng iba. Sa madaling salita, ang iyong magiging ambag ay may tuturing lang na tira-tira. Wala kang sariling tatak, wala kang sariling tatak. Pagkatao mo ay utang, madali ka lang liliparin ng hangin. Ang iyong papel ay madali lang malilimutan. Sumobra sa kumpiyansa, ninais mo... You know, lagi niyang ginagamit yun, no? Yung papel na... Siyempre, madaling liparin yung papel. Tsaka yung papel niya na malilimutan. Yung papel niya sa liga, madaling malimutan. Ang galing niya, poetic talaga itong tao na to. Wala kang sariling tatak, pagkatao mo ay utang. Madali ka lang liliparin ng hangin. Ang iyong papel ay madali lang malilimutan. Sumobra sa kumpiyansa, ninais mo masali sa parada. Naghubad ka't na ibalandra, hindi mo alam, ito ay maskarada. Bulag sa liwanag na gabay ng lamparelya, madunong na nagsasalita ang bunganga ng pinasok mo na kuweba. Sa mundong to, ang... Isa pang napansin ko, no? Isang taga Mindanao at isang taga Visayas. Pero nakita niyo yung command nila sa Tagalog, no? Grabing mga malalalim na Tagalog yung ginagamit nila. Lalo na si Zendlook. Si GL nagtataglish siya, pero si Zendlook talagang mga matataling hagang salita yung ginagamit. Napansin ko lang yon. Props dito sa dalawang to. Tapos laban pa nila sa Manila. Grabe. Karada, bulag sa liwanag na gabay ng lamparelya, madunong na nagsasalita ang bunganga ng pinasok mo na kuweba. Sa mundong to, ang kasinungalingan at katotohanan ay... Parang sa ano yun ah? Nagsasalita yung kuweba. Sa Aladdin yun ah. Nung, yun parang intro ng Aladdin nung hinahanap niya yung lamp. Diba kinakausap siya dun? So yun yung imaheng na bubuo sa utak ko pag nung narinig ko yun. Parang nga siyang si Ron Henley, no? Yung mga imagery niya. Talagang bumubuo ng picture sa utak mo. Pero kailangan mo talaga ng... oras, kailangan mong i-pause, kailangan mong tumigil para ma-appreciate siya. So,
Tuloy natin. Pero mas malakas tong second round ni Zen Look so far. Hindi pa nga tapos. Mas malakas tong second round niya sa nauna niyang round. Bulag sa liwanag na gabay ng lamparilya, madunong na nagsasalita ang bunganga ng pinasok mo na kuweba. Sa mundong to, ang kasinungalingan at katotohanan ay magkasing kahulugan. Tingin mo sa sarili mo'y magaling, palibhasa wala kang alam sa tunay na kalakaran. Ang pangkaraniwan sa pambihira ay pambihira sa pangkaraniwan. Minamasdan ko maglaro ang Ang pangkaraniwan sa pambihira ay pambihira sa pangkaraniwan. Isa na malupit na figure of speech yun, tawag doon chiasmus. Yung nakagagamit ka ng dalawang words, tapos babalik ta rin mo, pero parallel siya, tapos naiiba yung meaning. Tulad nung hindi lahat ng sumisikat ay magaling at hindi lahat ng magaling ay sumisikat. Yung nagamit namin dati sa critical condition. Same attack yung ginagamit niya. Siguro parehas scholar tong dalawang to. Malalaman mo na sobrang matalino tong dalawang to. Lalo na si Zen Luke pagdating sa literary devices. Alam niya kung kailan gagamitin, saan gagamitin. At napaka-impressive. Tingin mo sa sarili mo'y magaling, palibhasa wala kang alam sa tunay na kalakaran. Ang pangkaraniwan sa pambihira ay pambihira sa pangkaraniwan. Minamasdan ko maglaro ang bumunti mong kaisipan. Walang disiplina at respeto, pati mga datihan at veterano, iyo pang hinamak sa dibisyon ng Visayas. Marami ka daw hinamon at tinawag. Ngayon sa akin ikay nagulat sa siyang engkanto na sumambulat. Hindi mo ba alam na masamang magbanggit ng mga pangalan sa gubat? Aking mga... Ako yung engkantong sumambulat, hindi mo ba alam na masamang magbanggit ng pangalan sa gubat? So, pamahiin yun, no, ng matatanda na, yun nga, hindi ka dapat nagbabanggit ng mga salita sa gubat dahil, tapos, yun nga, dahil pwede kang maengkanto. Tapos yung second meaning ng gubat, yun yung sa Cebu, yun yung event ng Flip Top lagi dun. So tingin ko lumaban na to si GL sa Cebu at parang naghamon siguro siya doon at nai-wordplay ni Zen Luke dito, no. Ang lakas nung ang layo nung quality nung round ni Zen Luke sa pangalawa niya galing do sa first round niya, sobrang lakas nitong second round niya at hindi pa tapos. Tuloy natin. Hindi kayo nagulat sa siyang engkanto na sumambulat. Hindi mo ba alam na masamang magbanggit ng mga pangalan sa gubat? Aking mga... Aking mga mensahe naway iyong makuha. Ipapasok malawak na imahinasyon sa makitid na pangunawa. Malaki ang iyong ulo. Arrogante ka masyado. Alam mo ang kwento? Hambog na mga ngaso pinaglaruan ng elemento. Nandito ka sa kasukalan. Tinuloy niyo yung scheme ng engkanto, no? Hambog na mga ngaso, pinaglaruan ng elemento. Dahil kadalasan mga ngaso yung mga naliligaw sa gubat. At syempre pag may mga nagalit na espiritu doon, pagtitripang ka nun, naituloy niyo yun doon sa mula sa engkanto. Tsaka sa gubat, papunta sa mga ngaso. Galing, na-extend niyo yun. Malaki ang iyong ulo, arrogante ka masyado. Alam mo ang kwento? Hambog na mga ngaso pinaglaruan ng elemento. Nandito ka sa kasukalan, mag-ingat ka sa salita. May handog na kamalasan sa iyong bawat pagdura. Ikay matalino, ikay matapang, yan ang tingin mo sa sarili mo. Tama, sige lang. Pag solido ang paniniwala, madali lang malinlang. Panauhin. Pag solido ang paniniwala, madali lang malinlang. Sobrang lalim ng linya na yun dahil, alam no, solido paniniwala, pag fanatic ka o pag panatiko ka ng isang paniniwala, madali kang mauto o sumunod. Kaya nga panatiko yung tawag eh. So, ang lalim nun, no? Kumbaga, pag naniniwala ka dito sa isang bagay na to o fan ka ng isang tao na to, susundin mo lahat kahit na hindi mo alam kung tama o mali dahil nga panatiko ka at dahil doon madali kang malinlang. Ang lakas ng round ni Zen Luke na to. Inom muna tayo ng mango juice. Sobrang lalim at
kahit papaano na idirekta na niya yung mga suntok niya dito kay GL kumpara dun sa first round na malalim pero medyo hindi pa lumalanding yung mga suntok at medyo obscure pa masyado yung mga references niya. Dito, medyo lumilinaw na although malalim pa rin. Tingnan natin yung sagot ni GL. Tingnan natin kung matatapatan niya. No! Guilty, Your Honor, sa wakas. Kulong na tong si Lucas sa sistemang marahas. Pero kung gusto mo ng payo, gusto mong makalabas, pakinig ka mamaya at may tip si batas. Kaya't Your Honor, tapos na yung... Gusto mong makalabas. Ginamit na naman niya yung husgado, no? Sa intro niya. Kung gusto mong makalabas, makinig ka mamaya kasi may tip si batas. Siguro ito rin yung event na naglaban si Tipsy D tsaka si Batas. So winnerd play niya yung may tip si Batas. Kumbaga may tip si Batas kung paano ka makakalabas. Simple pero effective. Pansin ko kay GL, sumusunod siya sa traditional na battle rap format, which is mas nakakatulong para sa kanya dahil syempre well-rounded. Nagmumultis siya. Nagmumultis din naman si Zend Luke pero hindi ganun ka-consistent. Although sinasakripisyo man niya yung pagmumulti niya, sobrang busog na busog yung content, so ganun pa rin yun. Gaya na sinabi ko dati, kung kailangan mong isakripisyo yung isang pantig ng rima para sa retorika o para sa laman, yun na dapat, hindi dapat the other way around. Pero tingnan natin, ulitin natin yung intro ni GL. Panauhin! Guilty, Your Honor, sa wakas. Kulong na tong si Lucas sa sistemang marahas. Pero kung gusto mo ng payo, gusto mong makalabas, pakinig ka mamaya at may tip si batas. Kaya't Your Honor, tapos na yung tema, balik na sa gera, sapagkat yan ang aking forte. Saktong si Zen Luke ay basag, ngayong wala ka na sa korte. Kasi, weirdo ka. Basag, wala na sa korte. Siyempre, pag nabasag yung kahit anong babasagin, baso man, may iba na yung korte. Winner play niya sa wala ka na sa korte kasi sabi niya tapos na daw yung tema niya na nasa korte. Ang galing ng pagka-wordplay nun. Mukhang mahirap i-judge to round 2 ah. Tingnan natin. Tema, balik na sa gera, sapagkat yan ang aking forte. Saktong si Zen Luke ay basag, ngayong wala ka na sa korte. Kasi, weirdo ka. Sa mga irony ng mundo, siya'y bumibilib. Ito yung tipong kinakausap yung sarili pero di naman nakikinig. Kasi sabi niya, ako'y nalilibugan sa hubad na katotohanan. Nice! Great move! Pero wait, dude. Ibig sabihin ba nun, kinikilig ka sa fake news? Oops! Tapos sabi niya, gusto niya daw Kinikilig sa hubad na katotohanan ay nalilibugan sa hubad na katotohanan tapos kinikilig sa fake news. Ang galing na no, na cross-reference niya yon dahil yung nalilibugan at kinikilig tapos yung katotohanan at fake news. Galing. Nice! Great move! Pero wait, dude! Ibig sabihin ba nun, kinikilig ka sa fake news? Oops! Tapos sabi niya, gusto niya daw mabuntis yung tadhana. Gusto mong mabuntis yung tadhana? Grabe ang wild! Ibang klase yung style! So anong tawag sa anak nyo, ha? Destiny's Child! Ang galing, no? Yun yung sinasabi ko. Delikado yung ganitong style na masyado ka nagmamalalim kasi madali kang maklown. Yun, nabuntis yung tadhana. Anong tawag sa anak nyo? Destiny's Child. Sobrang solid na punchline nun. Tuloy natin. Tis yung tadhana. Grabe ang wild. Ibang klase yung style. So anong tawag sa anak nyo, ha? Destiny's Child. Yo! Pero hindi. Balik tayo sa top tier bars. Kasi sa mga jokes ay no sir. Di ako dumayo ng Manila para makitang may joker. Kasi sabi niya, sa jokes ay no sir.
Di ako dumayo ng Manila para makitang mediocre. Siguro yung ibig sabihin niya doon, mediocre. Tsaka may joker, may joker. Pwede. Pwede mong daanin sa ano, sa bigkas. Galing. Ulitin natin. Balik tayo sa top tier bars. Kasi sa mga jokes ay no sir. Di ako dumayo ng Manila para makitang may joker. Kasi sabi niya, makasalanan na nga po'y kung malinis ang tubig. Boom! Natulog ang mga tao. Nagising ang mga bituin. Boom! Talagang sapul yung kalaban. Pero wait lang, sarap sa tenga, pero sa laban, lame, trash, kaya't straight, facts, zend, look, wake up, dito fake class, dala ko'y great axe, dala mo'y paintbrush. Dahil ikay pumarito para marinig ang yung tula, habang ako'y dumayo dito para iyong bibig ay bumula. Parang presidente ng Amerika, egotistical tong bastard. Maying arrogante at ignorante, yan ang kanyang trump card. Unorthodox ka, ha? Presidente ng Amerika, ganito yung bastard, ignorante at arrogante, yan ang kanyang trump card. Alam naman lahat, presidente ng Amerika, Donald Trump. Tapos ginamit niya yung term na trump card, na parang, paano ba yung pinakamagandang ano ng trump card? Para siyang tinatagong alas o secret weapon, trump card. Kumbaga, ang galing nung pagkagamit niya ng trump. Okay. Lobat na tayo. Saksak mo to. So, yun yung parang ano niya, presidente ng Amerika, Donald Trump. Tapos, ang galing no, naalala ko tuloy, naglalaro ako dati ng trump cards, yung mga sasakyan, may mga jet. Nostalgic din yung bars niya, no? Pero alam ko kasi yung trump card, ano yan eh. Maliban sa idiom, ano rin siya, para siyang term sa sugal. Although, wala ko alam sa sugal, di naman ako marunong maglaro ng cards. Pero lagi nagagamit yung term na yan pag sinasabi mo na ito yung secret weapon mo, ito yung nakatagong alas mo. Sa, halimbawa, ito yung trump card ko. Oras na para gamitin yung trump card ko. Galing ng pagkagamit mo. Parang presidente ng Amerika, egotistical tong bastard. Maying arrogante at ignorante, yan ang kanyang trump card. Unorthodox ka, ha? Unorthodox ba? Iba't traditional lang yung galing. Yung left field naging right wing, kaya't self-centered yung dating. Yung left field naging right wing, kaya self-centered yung dating. Ang galing, no? Yung left naging right wing, self-centered, ibig sabihin makasarili. Tapos naikabit pa niya dun kay Donald Trump, parang yung sa political na yun nga, right wing, syempre maka kanan o Republican si Donald Trump. Ang galing ng wordplay, no? Ang daming tinatawiran. Tuloy natin. Unorthodox ka, ha? Unorthodox ba? Iba't traditional lang yung galing. Yung left field naging right wing, kaya't self-centered yung dating. Solidong pundasyon, habang yung backbone fractured. Oo, abstract ka nga, kasi kalat yung structure. Puro palpak pa na angles, yung sinisilip ni Ungas. Kaya't panuusad ang yung trip kung anggulong butas. Anggulong butas. Ano yun? Paano uusad ang iyong... Taka ulit natin. Ano ginamit niya dun? Puro palpak pa na angles, yung sinisilip ni Ungas. Kahit paano uusad ang iyong trip kung anggulong butas? Paano uusad ang iyong trip kung anggulong butas? Yung anggulong, yung angle, butas na angle, tsaka yung anggulong, yung wheels, yung tire. O nga, paano uusad yung trip mo kung anggulong butas? Galing. Tas puro pa angas. Peke yung angas. Minsan sobrang galit. Tas biglang okay saglit. Ganon si Lodi mag-trip. Kaya't sorry ang chip. Galing CDO ka nga kasi ang corny ng beef.
Galing CDO ka nga kasi ang corny ng beef. CDO, corned beef. Ang galing. Simple lang. Alam mo yun, inaano niya, ina-alternate niya yung mga malalalim na terminolohiya o references sa mga madali lang magets. Diba? Taga CDO si Zent Luke. Tapos ang corny ng beef. Paano uusad yung trip? Galing. Tuloy natin. Ganon si Lodi mag-trip, kaya't sorry ang chip. Galing CDO ka nga kasi ang corny ng beef. Kaya't generic yung generic. Yan ang aming comment. Walang sapak yung poetry kasi galing spoken. Di para sa opponent. Disconnected, broken. Tingin mo gets yung message. Then you're fucking wrong, son! Easy! Yung stilo galing spoken. Sinabi ko na yung kanina, parang spoken word talaga yung stilo ni Zend Luke. Parang yun nga ginagawa nila MR Industria. Tapos disconnected yung message kasi hindi makakonect. Tapos wrong send. Nagamit pa niya, naging name flip pa. Kaya wrong send yung kay Zend Luke. Ang galing nung ender na yun. Damn. Ulitin natin. Spoken, di para sa opponent. Disconnected, broken. Tingin mo gets yung message. Then you're fucking wrong, son! Easy! Tingin mo gets yung message. Then you're fucking wrong, send. Ender niya na ba yun? Oo, oh, ender na niya yun. Grabe yung mga second round nitong dalawang to. Mahirap siyang i-judge yung second round dahil nagalingan din ako dun sa second round ni Zend Luke. So, para sa akin, tie yun. Parehas mas malakas sa mga unang rounds nila. So, kung yung round 1 binigay ko kay GL, itong round 2, tabla. Marami kang mahihimay, maraming gintong bara dito sa second round nila pareho. At yung mga ender nila pareho, malupit. Yung kay Zend Luke, medyo philosophical yung sinabi niya na panatiko, yung tungkol sa panatiko, yung madali kang malinlang. Tapos dito naman yung wrong send. So ang galing, no? Traditional battle rap na kung saan-saan din napupunta. Yung kay GL na minsan pinapasukan niya rin ng malalalim versus pure na spoken word na unorthodox style. Pero dito sa round 2, para sa akin, nagtabla sila. Parehas magaling. At nakakabilib. Round 3 na tayo. Pakinggan natin. Nasaksihan mo na ba ang pagtatalik ng buwan at araw? Ako, oo. Ngiti na. Inang intro yan. Ayun na. Nagmamalalim siya agad unang linya na. Ayun nga, nakakatawa pakinggan. Nasaksihan mo na ba ng tatalik yung buwan at araw? Talik yung buwan at araw. Eclipse. Pero nakakatawa pakinggan kasi yung itsura pa niya parang nakangiti. Nasaksihan mo na ba ang pagtatalik ng buwan at araw? Ako, oo. Ngiti ng aso na umaawit sa Pebrero 30 na wala sa tono. Dilubyo ko'y ibang klaseng enerhiya ang dala. Lakas ng bagyo na may ikatlong mata. Ang iyong paglalakbay ay matatap. Lakas ng bagyo na may ikatlong mata. Eye of the Storm, nilaro niya dun sa Third Eye. Okay. Gaya na sinabi ko kanina, figures of speech, aral na aral to si Zend Luke. Dito naman gumagamit siya ng personification kung saan bibigyan mo ng human qualities yung mga non-living things tulad ng dito, gamit niya bagyo. Halimbawa, pwede mo sabihin na hinahaplos ng alon ang dalampasigan, yung mga nagsasayaw ang kidlat sa kalangitan. Parang
mga ganun. Ganito yung mga ginagamit niya. Pero tama yung observation ni GL na puro ako yung sinasabi niya. Kumbaga, kung gagamit siya nito, minsan hindi dumidirekta sa kalaban. Although maganda siya, maganda yung pagkasulat. Pero parang ako. Kaya yun nga sinasabi niya, narcissist. Siguro walang pakialam si Zendlook sa panalo niya dito. Gusto niya lang talagang i-showcase o ipakita sa mga tao kung gaano siya kagaling magsulat. Okay, tuloy natin. Paawit sa Pebrero 30 na wala sa tono. Dilubyo ko'y ibang klaseng enerhiya ang dala. Lakas ng bagyo na may ikatlong mata. Ang iyong paglalakbay ay matatapos na ngayong gabi. At malamig na katawan mo na lamang ang malalabi. Ang iyong husay ay mananatili na lang na anino ng iba. Hindi magbabago ang hugis ng gubat pag nawala ka. Uhaw at gutom, binigay sa iyo ang katawan ni... Ang galing, ang lalim nun. Hindi magbabago ang hugis ng gubat pag nawala ka. Sa sobrang lawak ng gubat, kumbaga parang pinapamukha ni Zendlook na kumbaga kung hinalintulad niya yung eksena sa gubat, kung mawala man si GL, parang walang bearing. Ganon din yung gubat, mawalan man ng isang hayop doon o isang puno, hindi magbabago yung hugis doon, ganon pa rin siya. Kumbaga walang epekto ang lalim nun. Tuloy natin. Lalabi, ang iyong husay ay mananatili na lang na anino ng iba. Hindi magbabago ang hugis ng gubat pag nawala ka. Uhaw at gutom, binigay sa iyo ang katawan ni Kristo. Isang ligaw na kaluluwa tulad ng apoy ni San Elmo. Kasi ikaw ay luma, pangkaraniwan. Isang ligaw na kaluluwa parang apoy ni San Telmo yung bola ng apoy, di ba? Bola ng apoy. Alam ko yan, kinikwento ng lola ko yan dati, sa Leyte. Parang nakalutang siya sa tubig na bola ng apoy. Pero yung meron din scientific explanation yan, yung San Telmo, yung Saint Elmo's Fire, na kung tawagin, isa siyang phenomenon sa weather na kung saan kumbaga yung mga halimbawa sumabog yung bulkan. Minsan pag sumasabog yung bulkan, dati nagtataka ako bakit may mga but may kidlat pag nakakita ka ng sumasabog na bulkan, dahil yun sa parang yung magnetic field nung ano, nagiging minsan nagiging ball lightning. So tingin ko kaya nauso tong pamahiin ng San Telmo, dahil nga pag nangyayari yun, nung nakikita ng mga tao nung unang panahon, siguro akala nila engkanto o kung ano man. Sabi ng lola ko dati, pag may namatay daw, lumalabas daw yun. Pero itong yung St. Elmo's Fire, nung ni-research ko to dati, yun nga yun, kaya pala San Telmo yung tawag, dahil galing sa term na St. Elmo. Yun nga yung ball lightning o kung ano yung nabubuo. Para siyang ano eh, pag sumasabog yung bulkan, itry nyo mag-research ng mga images. May mga kidlat, may mga nabubuong bilog na. Sa magic cards din, dati naglalaro ako ng magic cards. Yung ball lightning, naalala ko yun, yung 6-3. Magaling na reference, pero hindi ko alam kung nakadirekta kay GL tong punch na to. Tingnan natin. Pag nawala ka, uhaw at gutom, binigay sa iyo ang katawan ni Kristo, isang ligaw na kaluluwa tulad ng apoy ni San Elmo, kasi ikaw ay luma, pangkaraniwan ka na daw. Pag tumingin ang lahat sa iyo, walang mababago na pananaw. Pag tinimbang ating mga letra, mababasag kang buo. Mga bara o mabigat sa pakiramdam na parang panibugho. Ito'y paghahanay ng mga bituin, konstelasyon ay nabuo. Pagmasdan kung inyo... Mabigat sa pakiramdam na parang panibugho. Panibugho o inggit. Mabigat sa pakiramdam. So, sarili na naman niya, no? Mga barakoy, mabigat sa pakiramdam. Kumbaga, mas bagay talaga sa kanta yung mga bars niya. Magaganda yung bars ni Zendlook, pero minsan kasi kulang sa suntok. Maganda yung pagkasulat, pero hindi nakadirekta dun sa kalaban niya.
Mga letra mababasag kang buo, mga bara ko mabigat sa pakiramdam na parang panibugho. Ito'y paghahanay ng mga bituin, konstelasyon ay nabuo. Pagmasdan kung inyong gusto, ako'y mananatiling makinang sa teleskopyo ng mga tunay na pilosopo. Piling mga tema at konsepto ang naging asignat. Mananatiling makinang sa teleskopyo ng mga pilosopo. So, pang in short, sinasabi niya na bituin siya. Okay. Oo, pagmasdan kung inyong gusto, ako'y mananatiling makinang sa teleskopyo ng mga tunay na pilosopo. Piling mga tema at konsepto ang naging asignatura. Hindi ito pambabatikos at bastusan lang, ito ay literatura. Wala nang iaabante ang iyong galing. Magsanay ka mat maglaon, yan ay mananatili na lang dyan parang kahapon. Parehas lang tayong may apoy na namana mula sa mga naunang manglilikha. Gusto ko rin magbahagi ng liwanag. Ang gusto mo lang magsiga. Naghuhubad ang aking kaluluwa sa tuwing lumalakad ako sa entabla. Gusto ko magbahagi ng liwanag. Parang, di ba, namana natin yung mga ancestors natin nakadidiscover ng fire. Mga caveman. Sabi niya gusto niyang i-share yung liwanag. Ito naman si GL, parang sinasabi niya na makasarili lang yung hangarin niya, na gusto lang niya magsiga para sa sarili niya. Oy, nanamana mula sa mga naunang manglilikha. Gusto ko rin magbahagi ng liwanag. Ang gusto mo lang magsiga. Naghuhubad ang aking kaluluwa sa tuwing lumalakad ako sa entablado. Binubuhos ko ang lahat maging malawak lang ang baso. Malawak. So yun nga, punong-puno ng figures of speech yung verses ni Zend Luke, na talagang sabi ko nga mas bagay siya sa kanta. Binubuhos ko ang lahat para lumawak lang yung baso. Pwede siyang hyperbole o hindi ako sure kung anong figure of speech yung ginamit niya doon, pero meron siyang poetic effect. Pero yun nga, nakadirekta na naman sa sarili niya. Binubuhos ko aking kaluluwa sa tuwing lumalakad ako sa entablado. Binubuhos ko ang lahat maging malawak lang ang baso. Malawak. Malawak posibilidad. Walang limitas yung potensyal. Ilusyon lamang ang harang. Ang lahat ay lilipas, pero di lahat merong hangganan. Mas malayo at mas matayog pa ako sa iyong mga hinahangad. Ang estilo ko'y hindi naman talaga bago. Ito'y matagal nang nabuo sa hinaharap. Aking mga letrahan mapanghalina ang buod. Wagas na ka... Matagal na daw yung nabuo yung estilo niya, pero galing sa hinaharap. Parang sinasabi niya na galing siya sa future. Kumbaga kahit nasabihin mo na matagal na to, pero sa future to nabuo. Kumbaga nag-time travel siya. Talagang mind-blowing yung mga sinusulat ng isang bata na to. Ayog pa ako sa iyong mga hinahangad. Ang estilo ko'y hindi naman talaga bago. Ito'y matagal nang nabuo sa hinaharap. Aking mga letrahan mapanghalina ang buod. Wagas nakakahumaling katulad ng babae na kulot. Bagamat di angkop ang edad sa talino, kulang daw ang karanasang tunay. Ang aking kaluluwang tigasulat, ang multo ng aking nakaraang buhay. Hindi ko alam ang nakikita. Ang aking kaluluwang tigasulat ay multo ng aking nakaraang buhay. So sinasabi niya yung past life niya, kung sino siya sa past life niya, yun yung sumusulat para sa kanya. Yun yung ghostwriter niya, yun yung multong tagasulat galing sa past life. Ang galing niya, ang galing. Sobrang poetic ng mga kanina ko pa sinasabi, talagang makata to si Zend Luke. Pero yun nga, puro ako yung sinasabi niya. Na maganda sana siya kung nasa kanta o nagsispoken word siya na presentation. Pero nasa rap battle siya. Kumbaga, sugal tong ginagawa niya. Pwede siyang matalo sa round 3 kapag binanatan siya ng binanatan ng direct hits ni GL. Pero props sa pen game nito. Tuloy natin. Iyang ko pang edad sa talino, kulang daw ang karanasang tunay. Ang aking kaluluwang tigasulat, ang multo ng aking nakaraang buhay.
Hindi ko alam ang nakikita mo, parang alaala ng bulag. Ito'y patuloy mong babalik-balikan, parang pangakong hindi natupad. Abutin mo man ng pilit ang panalong para sa akin nakatakda. Parang salitang patawad, wala kang magagawa. Handog ko'y oras at luha, bawat patak may bilang. Ako ay parang luha, ako'y mahirap na pigilan. Ako ay nandito lang upang maglatag ng kamay. Sundan ang mensahe, wag ang mensahero, dahil siya ay magpapatuloy sa kanyang personal na paglalakbay. Maraming salamat at paalam. Sundan ang mensahe, hindi ang mensahero, dahil siya ay magtutuloy sa kanyang personal na paglalakbay. Woo! Sobrang profound nun. Oo nga naman, sundan mo yung, kumbaga, pag may idol ka, yung sinusundan mo sa kanya, yung mensahe niya, hindi naman talaga yung buhay niya, dahil tao lang siya eh, dumadaan siya sa journey. Sinasabi niya na sundan mo yung mensahe, hindi yung mensahero. Kumbaga, kung meron kang idol, wag mong gayahin kung ano yung ginagawa niya, pero gayahin mo kung paano niya ginawa o kung paano yung inspirasyon niya sa likod nun, hindi yung mismong ginagawa niya at mismong pagkatao niya. Sobrang lalim nun, pero hindi siya punchline, pero magandang linya siya, props pa rin. Tignan natin kung paano sasagutin ni GL to. Yo! Ito pa si Zed, look! Yung kampiyon ng tryouts! Oh, shit! Pinanood ko yung freestyle mo! Bro, lit! So sick! Offbeat! O, bagsak ka sa bagsakan! Walang form yung formulang nagamit! Walang rhythm algorithm sa tempo temporary! Kasi raw, may sarili... Walang form yung formula, walang rhythm yung algorithm, yung tempo temporary. So, yung style na yun, kakaiba yun, no? Words na dinadagdagan niya ng extra syllables para bumuo ng ibang words, tapos related pa rin sa isa't isa. Walang rhythm yung algorithm, yung tempo temporary. Galing nun. Tsaka nakadirekta yun kay Zendlook. O, bagsak ka sa bagsakan, walang form yung formulang nagamit. Walang rhythm algorithm sa tempo temporary. Kasi raw, may sarili siyang ritmo. May sarili siyang ritmo. Nagpalusot pa yung cheat. Walang respeto kay Supreme Fist. Walang respeto kay Supreme Fist. Kaya sabi nila, huwag ko daw gamitin yung train of thought. Kasi baka di nyo daw magets. Pero wala akong pake. Basta't kalaban ko'y madeds game. Simulan natin sa Genesis. Cain, Abel, hindi. Masyado nang gamit yung part. Ako'y halimaw, ako'y hayop na kumakain ng kapares. Ako'y cannibal sa Noah's Ark. Noah's Ark, uulan. Uulan ngayon ng bala. And it's gonna flood, son. Sa aking handgun. And now your end's near. Kala mo nga, I wish bus. Sa daming click here. Click here, click here, click here. Click here. Ganun mag-subscribe. Sabag. Ganun mag-subscribe sa magazine, sa bilis ng aking trigger, di na to dadaan ng St. Luke's. Diretso na to sa St. Peter. Peter Parker, Spider-Man, sa web ito'y halang. Pero okay, so yung style niya dito, yung huling salita niya, or yung huling sinabi niya, nagiging opening ng second niya na sasabihin. Okay yun ha, St. Peter. Peter Parker, St. Luke's Hospital, St. Peter Funeraria. Tapos Peter. Tapos kanina, Noah's Ark. Ulitin nga natin. Parang meron ng rapper dati na gumawa ng ganito, pero hindi nagra-rhyme. Nakalimutan ko na kung sino gumawa nun eh. Gumawa siya ng style na ganito, yung huling sasabihin niya, yun yung magiging opener ng sunod niya na sasabihin. Parang ginagawa niya sa freestyle. Pero dito kay GL, parang may tugma pa rin tsaka may laman. Tingnan natin. Di na to dadaan ng St. Luke's. Diretso na to sa St. Peter. Peter Parker, Spider-Man. Sa web ito'y halang. Pero kala ko ba malinis ka, iba't panay, Mary Jane ka lang. Mary Jane ka lang. Kaya't anong lamang ni Zendaya lang naman. Zendaya,
Zendaya! Peter Parker, panay Mary Jane ka lang. Si Mary Jane Parker yung girlfriend ni Spider-Man. Tapos Zendaya, siya yung si Zendaya yung artista na gumanap na Mary Jane sa pinakabagong Spider-Man sa Homecoming yata yun o sa ano. Basta yung chicks. Ulitin natin. So yun yung style niya, no? Yung huling sinabi niya, tinatawid niya sa sunod. Mary Jane ka lang! Mary Jane ka lang! Kaya't anong lamang ni Zendaya lang naman? Zendaya? Zendaya? Yo, ako'y kabado sa Maynila. Well, as you can see, biglang tumigil train of thought na parang MRT. Ganon! Kasi... Yun yung sinasabi niya, train of thought na scheme. Kaya pala train of thought, o kasi tuloy-tuloy siya, parang nasa isang track. Kahit na iba-iba yung topic, gamit yung salita, tinutuloy niya yung thought. Nakabase sa salita, sa huling sinabi niya, yun yung sunod niya sasabihin. Ado sa Maynila, well as you can see, biglang tumigil train of thought na parang MRT. Ganon! Kasi ako ay magwawala. Ngayon lasapin mo yung desperation. Di ko natripan yung dokpaw. Kita skip my medication. Baliw-baliwan lang iba agad. Yan ba yung bagong generation? Ika'y average sa stats. Masyadong standard deviation. In-expose ko ka... Average sa stats. Standard deviation. Mahina po ako sa math. Mathematical bars yan. Sa mga nakakaalam ko ano ibig sabihin nun, comment nyo sa baba. Tuloy natin. Baliw-baliwan lang iba agad. Yan ba yung bagong generation? Ika'y average sa stats. Masyadong standard deviation. In-expose ko kanyang berso. Alam nyo na yung limitation. Sapagkat inaral ko yung Zen na parang meditation. Binunag ko kanyang... Galing, inaral yung Zen na parang meditation. So yun nga, no, kahit na nagpapakalalim si GL dito, nakadirekta pa rin kay Zen Luke yung mga tira niya. In-expose ko kanyang berso. Alam nyo na yung limitation sapagkat inaral ko yung Zen na parang meditation. Binunag ko kanyang sikreto. Mala Bible explanation, sunog yung Gospel of Luke. Wala nang revelation! Gospel of Luke. Wala nang revelation. Ano ba yung Luke? Bago ba mag-revelation yun? Gospel ng Luke? Gospel of Luke bago mag-revelation? Last revelation. Ah. Grabe yun. Sinunog ko yung Gospel of Luke kaya wala nang revelation. Okay. Bible bars. Binunag ko kanyang sikreto. Mala Bible explanation, sunog yung Gospel of Luke. Wala nang revelation! At last, ako'y umahon upang malunod yung kalaban, walang pake sa hatol at ganun lumamon Brad, wasaktong modernong balagtasan sa classic battle rap. Easy! At may round at may next battle ka pa pala, wala nang makikinig sa'yo. Malas ka lang Lucas at nakalaban mo ako, GG! Ang lakas ng round 3. Okay. Mas malinis yung performance ni Zend Luke sa round 3. Pero gaya ng sinabi ko, puro tungkol sa kanya yung sinasabi niya, or majority ng sinasabi niya ay parang pag-aangat nung bangko niya, or nabanggit niya rin ni GL yun sa mga bars niya. Pero props dun sa round 3 ni Zend Luke. Pero hindi siya pang battle rap, kumbaga... Mas maganda sana siya kung nasa kanta siya, or yun sana ginamit niya yung lyrics niya sa intro music niya. Tapos sana mas dinirekta na lang niya yung mga sapak niya kay GL. Okay yung round 3 ni GL, may mga parts na nag-stutter siya, pero ang galing nung train of thought na style na ginawa niya. Tapos yung mga punchlines siya rin dito, tumatatak. Although hindi ito yung pinakamalakas na round niya, ibibigay ko pa rin sa kanya to dahil... Direkta yung mga suntok niya or karamihan ng mga suntok niya dito kay Zend Luke. Silang
ang round 1 binigay ko kay GL. Round 2 tabla sila. Round 3 kay GL. Parehas second round yung pinakamalakas nilang round para sa akin. Kung tatanungin yung standard pagdating sa battle rap. Props sa dalawang to, mga rookies, watch out kayo sa mga parating pa na battle nitong dalawang to. Bago pa lang sila, so ibig sabihin marami pa tong room for improvement. So kung ngayon ganito na sila kagaling, hindi natin alam kung gano'n na sila kagaling 1 year, 2 years, 3 years from now. Props sa inyong dalawa, Zenluk and GL. Looking forward na ma-meet ko kayo. Grabe, no? So, in-score ko yun, 2-1. Hindi pala. 2 rounds kay GL, 1 and 3, tapos tie sa second round. At yun, sana na-enjoy nyo yung grabing nakakatunaw ng utak na battle. Tingnan natin kung ano yung judgment dito ng mga judges. Para sa akin, 2-1 yun. Ay, 2, tie. Round 10, Zenluk versus GL. Maging ice bomb beses kung nagustuhan niyo yung laban na yun. Shoutout sa kanilang pareho, sobrang solid nun. Pero boto ng hurado, 5-0. Magingay tayo lahat para kay GL. Okay, panalo si GL. So, ganun talaga sa battle rap. Kailangan mong mag-conform or hindi naman, kumbaga hindi naman masamang mag-conform. Hindi naman masamang maging original, pero battle rap kasi yan eh. Gaya ng sinabi ko, hindi yan sa dami ng references, hindi yan sa dami ng malalalim na salitang ginamit mo, kundi kung paano mo na-balance lahat. Gumamit ka ng malalim, nagpatawa ka, na-perform mo na maayos. So, nagawa ni GL yun. At sobrang solid ng laban. Sana na-enjoy nyo tong episode na to ng Break It Down. Abangan nyo pa yung mga susunod na i-upload namin ng mga Break It Down episodes ng mga kanta at mga battles. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Mahal na mahal ko kayong lahat. Till next time, peace! I'm out!